Ang Kismet, kung familiar tayo dito sa Kismet na to, ito yung robot na may rudimentary social skills. So, yan yung sample natin dyan. So, next. Definition. Kanina, introduction, ngayon, in definition naman. So, may tatlong definition tayo dito ng artificial intelligence. First is computers with the ability to mimic or duplicate the functions of the brain. So, ito nga, imbis na tayo yung mag-isip, itong AI na yung nag-iisip. Yung parang siya na yung nagbibigay ng solution sa atin ng mga sagot sa tanong natin. So, parang dun pa lang, makukonclude na natin na may disadvantage and advantage itong paggamit ng artificial intelligence. Second is the artificial intelligence is the intelligence of machines and the branch of computer science which aims to create it. Next is yung the branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. Yun yung sabi ni Loger and Stubblefield noong 1993. So yan, usually naman pag artificial intelligence, computer-generated na siya as doon na siya kinikreate. And automation na din yung ginagamit dito. Next, punta naman tayo sa history. So, eto, dito nakasaad dito yung mga scientists, yung mga kilalang tao na nagpasimula ng artificial intelligence sa atin. So, first is noong 1943. Si McCullough and Pitts invented artificial neurons. Second is noong 1950 daw, inventions of Alan Turing's computing machinery and intelligence. Noong 1951 naman, AI using in games. Dito daw na nagsimula yung paggamit ng artificial intelligence sa mga laro noong 1951. So, noong 1956 naman, Dartmouth Conference and the Birth of AI. E dito na nga. Dito na nga yung nagpasimula yung artificial intelligence. Next is noong 1965 naman, Robinson's Complete Algorithm for Logical Reasoning. So, noong 1965 daw, si Robinson's daw ay dito na niya pinasok yung mga mathematical equations, logical reasoning, dito na niya yan, dito na nagsimula yung paggamit ng artificial intelligence sa subject na mathematics. Diyan na yung may mga problem solving yun, mga reasoning. Next is noong 1969 to 1979. Early development of knowledge-based systems took place. And noong 1980 to 1988 naman, expert system industry booms. Ayan, dito na yung kumalat sa industriya yung paggamit nitong artificial intelligence. Next naman, noong 1988 to 1993, expert system industry bust as AI winter. And noong 1993 naman, up to present, until now, AI is now using rapidly in different technologies and is achieving its goal. So, yun nga. So, napapamilyar naman na tayo sa artificial intelligence and ito na ginagamit na siya mostly ng mga estudyante, mga business owner sa industriya, sa trabaho, sa school, or kahit sino man, basta magkaroon lang and alaman lang itong artificial intelligence, nagkagamitan nila ito sa pang-araw-araw nilang ginagawa. So, sabi pa dito, smart hand using AI, this hand lets amputee feel and move object. Ito yung sample ng AI natin ngayon. Next is yung applications ng artificial intelligence. Number one is expert systems. Number two, natural language processing or NLP. Third is speech recognition. Fourth is yung computer vision.
Next is yung robotics, and lastly is yung automatic programming. So, ano nga ba yung expert system? So, an expert system is a computer program designed to act as an expert in a particular domain of ES, knowledge-based facts, heuristics phases in expert system. Expert systems currently are designed to assist experts, not to replace them. They have been used in medical diagnosis, chemical analysis, geological explorations, or etc. So, ito nga yung nasa Kitten Rover expert system robot. Ito yung sample nito, expert system, na ginamit ng nasa Kitten Rover. Yan yung ginagamit sa pag-explore ng sa geological explorations natin. Sample niya yung system robot. Next is yung NLP or yung Natural Language Processing. The goal of NLP is to enable people and computer to help communicate in natural or humanly language such as English rather than in a computer language. Yan yung parang may interaction na between the human and the computer. General NLP process. Next is yung speech recognition. Ito na yung ginagamitan na ng, halimbawa, pag magsasalita ka, yung parang kinokomand mo na yung computer or pwede naman sa cellphone. May command na once na nag-command ka, nag-speech ka, marirecognize niya yun. Then, mabibigay niya yung sagot dun sa kinomand mo sa kanya or yung tanong mo sa kanya. So, speech recognition, the primary interactive method of communication used by human is not reading and writing. It is speech. Yun nga, sinasabi ko nga, hindi mo na kailangang basahin pa, isulat pa, kundi sabihin na lang, through speech. The goal of speech recognition research is to allow computers to understand human speech so that they can hear our voices and recognize the words we are speaking. It simplifies the process of interactive communication between people and computers. Thus, it advances the goal of NLP. So, di ba kanina yung natural language process? So, parang in-improve lang siya through speech recognition. So, ang example natin dito sa ating yung mga iOS user dyan, si Siri. Ito yung iOS using speech recognition. So, sa mga may Apple dyan, naka-iPhone dyan. So, meron dyan yun nga si Siri. Magko-command lang tayo sa kanya. Tapos, yun nga, example ng speech recognition. Once na may kinuman tayo kay Siri, meron na siyang mabibigay na sagot sa atin. So, real-time yun. At I mean, pagka-command mo sa kanya, pag may tinanong ka sa kanya, susundin niya yun. Yung parang, sasabihin niya na yung sagot sa'yo agad-agad. So, pwede din kay ChatGPT. Meron din siyang speech recognition na once na kausapin mo siya like Siri, ganun din, binibigyan ka rin niya agad ng sagot. Next is computer vision. Ito na yung may face detection na. Yung makita na niya yung tapat mo lang yung mukha mo, madedetect na din. Ayun, nage-generate ka. Usually ito sa mga sa trabaho, gamit to. Once na mag-time in, time out ka, sample niyan pagka na tawag dito, na-detect yung mukha mo, pwede ka nang ma-check. Mag-time out or mag-time in yan. Sa face ID din, sa mga naka-Apple din, yung face ID yan, AI na rin siya, generated by AI na rin siya. So, computer vision. People generally use vision as their primary means of sensing their environment. We generally see more than we hear, feel, or smell, or taste.
The goal of computer vision research is to give computers this same powerful facility for understanding their surroundings. Here, AI helps computer to understand what they see through attached cameras. So, yun nga. Para ma-detect yung face natin, yung face recognition natin, meron lang camera na once na tinapat mo yung face mo doon, ma-recognize na yun, then ayun, ipaprocess na nila kung ano man yung gamit nun. Yup, yun nga. Best example is sa trabaho. Yung time in town, time out ng isang empleyado. Kung na-recognize na yan, ayan, good na yun. Then sa, yun, sa mga, pagka-process na lang din pala tayo ng mga documents natin, di ba? Once na may form tayo na sinasagutan, minsan meron dyan para ma-proof na hindi ka robot, para ma-proof na human ka, merong option na itatapat mo yung mukha mo para ma-recognize. Yan, tapos sunod is yun sa mga naka-iPhones dyan, mga iOS user, yun sa Face ID para ma-unlock yung isang application or ma-unlock yung cellphone. Yan, ginagamitan din siya ng face recognition. Next is robotics. So, ito, familiar din tayo dito sa robotics na yan. Yan, ang unang nagpasimula ng robot is yung brand or yung kilala natin na si Honda. Yan. So, a robot is an electromechanical device that can by program to perform manual tasks or a reprogrammable multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through variable program motions for performance of variety of tasks. An intelligent robot includes some kind of sensory apparatus that allow it to respond to change its environment. So, ayun nga. Meron na rin mga robots na pinoprogram lang din. Ayun, pwede ka na rin sa kanilang mag-command or kung ano man yung mga task na pwede mong ipagawa sa robot. Kaya na rin niya yun. So, ayun, sample nga is yung Honda robot. Next yung automatic programming. Automatic programming is the generation of programs by computer, usually based on specifications that are higher level and easier for humans to specify than ordinary programming languages. It's one of the most important part of AI. Itong automatic programming processes. Andiyan na yung, yun, magpo-code ka na. Then, may mga nagpo-programming dyan. So, next naman is yung future ng artificial intelligence. The future is really unknown. So, hindi natin matutukoy kung ano nga ba yung mangyayari in the near future, no? Sa paggamit nitong AI. So, researchers seem to disagree on a lot of the same issues. So, may mga researchers na nagpo-conclude nga or disagree sa ganito sa paggamit ng artificial intelligence. With the rate at which technology is improving, it is logical to believe AI will continue to get more and more sophisticated. So, ito, may sample time pictures dito. Mapapansin natin, instead na nurse or human yung mag-assist ng tulong dito sa disabled person, robot na yung gumaganap, robot na yung nag-assist, nagbibigay ng tulong dito sa disabled person. So, next, but we can imagine two different kind of future of artificial intelligence. So, merong positive at merong negative.
positive. So, ito yung talagang nakakatulong siya. And negative, yung negative side ng paggamit ng artificial intelligence. So, ano ba yung positive imagination of future? So, maybe the day is not far when we will just sit back in our cozy little beds and just command our personal robots to entirely do our rats. He will be a perfect companion for us. Just enjoy the technology. So, ito yung positive, yung parang meron ka na. Ito, sample na lang. May gardener ka. Na instead na ikaw yung magdilig dun sa halaman mo, meron ng robot para na mag-a-assist sa'yo. Ito yung parang scenario lang din. And katulad yung sa kanina nga, yung sa kaninang picture is yung may disabled na person, then yung isang na, yung nag-a-assist sa kanya is robot na din. Negative imagination of future. It may end in other way too. Someday there will be a knock at our door. As we open it, we'll see a large number of robots marching into our house, destroying everything we own and looting it. This is because ever since there is an advantage in the technology, it attracts antisocial elements. This is true for robots too. So, dito papasok yung negative imagination of future pagka robots na yung more on robots na yung gumaganap sa mga imbis na human yung gumagawa. So, because now they will have full power to think as human. So, isa nga, mas lamang pa yung robot kaysa sa human pagka ano kasi, syempre, isang command mo lang bibigay na nila. Then, even as of antisocial elements, so we should think thrice before giving them power of cognition. Yung sample na lang nito, paano ko yung mga armed forces natin, is yung mga soldier natin, is a robot na lang, di ba? Pag robot, wala yung ano, pagka ganito. Kasi, sample na lang, halimbawa na lang siguro, is yung robot, direct yan eh, yung pag, kung ano yung nakaprogram dyan, halimbawa, babarilin niya yung gantong person. Basta ma-detect niya yun, boom. Pero pagka human yan, may parang, pwede mo pa siyang kausapin, yung parang may consensya, yan. Pwede pa siyang mamili kung babaril niya ba o hindi. Parang ganun. Kumbaga, yun yung negative side ng artificial intelligence natin in the future. AI in daily life. So, to. Usually, ngayon yan, gamit na rin to sa atin, no? Lalo na nung nag-pandemic. Nagsilabasa na yung mga virtual applications na makakatulong din naman na makakatulong din sa atin sa pang-araw-araw, no? Yung first is yung virtual personal assistant. So, ang sample dito is si Siri, Google Now, and Cortana are all intelligent digital personal assistants on various platforms such as yun nga, sa iOS, Android, Windows, which are based on artificial intelligence. Dagdag ko dito yung ChatGPT. So yan yung mga virtual sample ng virtual personal assistant natin. Sa video games, yan. One of the instances of AI that most people are probably familiar with. Video game AI has been used for a very long time. Since the very first video games in fact. Ito, yun nga yung Call of Duty, Advanced Warfare,
Familiar naman to sa inyong lahat. A game UI based on AI. Next naman is yung mga smart cars. Although we haven't seen smart cars on street yet, but as the artificial intelligence is developing, that day is not so far when we won't need a driver. An experimental smart car. So ito, pagka ito, sobrang ano na kasi ng technology natin, yan, from programming natin. So, ito mga smart cars. Pwede na ding ma-develop to. Na makamamaya, pwede i-command mo lang, nasabihin mo, pwede mo i-command siya na mag-start yung engine para makapag-drive ka din. Sa parking na din. Yan. Malaki influensya talaga ng artificial intelligence sa pag-develop ng mga ganito sa ating ngayon. Ngayon. So, eto nga. Ang artificial intelligence, mayroong advantages and may disadvantages. So, unahin muna natin itong advantages. First, more powerful and more useful computers. So, yan. Gamit na gamit to ng mga nasa industry and ng mga students or tayong mga human sa araw-araw. Next is yung new and improved interfaces. Yan, yung mga bagong sulpot lang na mga improved na magagamit din natin. Next is yung solving new problems. Once na may kahit outdated ka or di ka updated sa nangyayari ngayon sa mundo, sa environment. Once na, chat mo lang kay ChatGPT, ask mo lang siya, what is the current news today, ganyan. Or, kung meron kang problem sa math, meron kang di ma-solve na equations, na problem, chat mo lang sa kanya. Ready na yan. Mag-generate na yan ng solution na makakatulong sa'yo. Next is yung better handling of information. Advantages din yan kay artificial intelligence. Next is relieves information overload. Pag nagbigay siya ng information dun sa tanong mo, meron siyang as is na ibibigay sa iyo, pwedeng general, broad, basta yan. Hindi yung nag-uumapaw na ano, parang nakasummarize na siya once na mahiningi siya sa iyo. Generated na agad yun, ibibigay niya sa yan sa iyo. Conversion of information into knowledge. So yan. Yung mga binibigay ni AI once na may tanong ka is nasasagot naman niya. And, ayun nga, mayroon yung conversation naman na mayroon. Meron ka naman matututunan din doon. So, punta naman tayo sa disadvantages, no? First, dyan, number one talaga. Increased cost. Siyempre, pag sa mga industry, once na mag-purchase or gumamit sila ng mga AI nito, ng mga artificial intelligence, computer generated, yung mga AI nito, like, yung, halimbawa, may robot, ganyan, tapos yung mga parang face detection, ganyan, once na mag-invest sila dito, mag-i-increase din yung cost, mag-i-increase din yung, syempre, pera yung uusapan dito, hindi mo naman makukuha yung isang gamit o isang, halimbawa na lang to, yung paggamit nito nang hindi ka talaga mag-invest. Malaking investment to. Though, yun nga, may advantages, pero disadvantage to. So, second is difficulty with software development, slow and expensive. So, yan.
medyo minsan may pagbagag, tapos may syempre mag-i-invest ka din ng malaki dito. Next is yung few experienced programmer. Disadvantage ito. Maraming konti lang yung mga programmers na halimbawa once na may ma-encounter na problem doon. Yung mga experienced programmer, yung may alam sa programming. So, hindi sila well-trained, well-knowledge about sa pag-program once na may ma-encounter na malfunction if ever na may iraran tayong tawag to gamit or robot, computer, or any na ginagamitan ng artificial intelligence. Need talaga dito ng mga experienced programmers para ma-resolve yung malfunction na na-encounter. Next is, few practical products have reached the market as yet. So, ito, conclusion. Patapos na yung report. So, ito, conclusion ko about sa paggamit ng artificial intelligence is, in a short existence, AI has increased understanding of the nature of intelligence and provided an impressive array of application in a wide range of areas. It has sharpened understanding of human reasoning and of the nature of intelligence in general. At the same time, it has revealed the complexity of modeling human reasoning, providing new areas and rich challenges for the future. So, yun. Maraming pwedeng pumasok na conclusion dito once na ito na talaga yung gamitin, yung use ng artificial intelligence. So, yun. Meron tayong advantage.